Welcome back sa aking channel. Ako na naman po pala si May. Muling nagbabalik para sa isa na namang makabuluhang tutorial. Ang ating tutorial ngayon ay kung paano ba kayo mag-create ng inyong Pag-ibig virtual account. Ito ay kung meron na kayong Pag-ibig account. So gusto niyo siyang i-monitor, gusto niyo makita kung nahuhulugan ba ng inyong mga employer or kung pumasok ba yung mga Pag-ibig contributions. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa, mag-enroll online, at kung paano ninyo i-check ang inyong mga Pag-ibig contributions. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe muna at i-on ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong tutorial kagaya ng ganitong mga tutorial. Let's get to the video. Ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa Google Chrome and then i-type natin dito ang Pag-ibig Fund Services. Makikita natin ito, i-click lang natin ito para mapunta tayo dito sa pagibigfundservices.com/virtualpagibig/. Basahin natin to at intindihin. Kung nag-agree tayo, then just click that and then proceed. Monitor lang natin yung mga hulog natin. So, kailangan natin mag-register online para hindi na tayo pabalik-balik pa sa Pag-ibig offices para lang mag-update or para lang itanong kung kumusta na ba? Kung ilan na ba? Magkano na ba ang na-contribute natin? So, gagawin natin, pipindot natin ang create account dahil bago pa lang naman tayo dito sa virtual Pag-ibig, mag-create muna tayo, okay? So, for security reasons, you'll be asked to create your virtual Pag-ibig account. Click continue. Dito sa part na to, via your loyalty card plus, create and activate your account online or account creation for OFWs. So we're going to choose itong create and activate your account online dito sa may gitna. Kung meron na kayo dito ang Pag-ibig Loyalty Card Plus, you can just select this one. But if you don't have, then itong piliin natin dito sa create and activate your account online. At kung OFW naman kayo dito sa account creation for OFW. So dito tayo sa may gitna, then ipindot lang natin itong click here. So ito na yung create and activate your account online. So gusto ko lang ipaalala na kung wala pa naman talaga kayong Pag-ibig number, hindi po kayo pupwede dito. So parang sa SSS lang din, kailangan muna ninyo ng SSS number, then mag-register kayo online. So ganun din dito sa Pag-ibig, meron na kayong Pag-ibig number, then magre-register lang kayo online to just monitor your Pag-ibig account. Dito sa may Pag-ibig mid number, ito yung ating Pag-ibig number. Lagay lang natin ang 12-digit na Pag-ibig number. Member last name and then first name. So, yung asawa ko guys ang ginagawan ko ng Pag-ibig virtual account. Date of birth, yung number. Click natin yan. Proceed. So, kailangan natin maglagay ng number natin dito na yung active kasi magsisend siya doon ng OTP. I'm not sure guys kung yung nilagay natin dito na number nung nag-register tayo or pwede tayong maglagay ng number na ginagamit natin ngayon. So, yung asawa ko kasi iba yung number na nilagay niya doon at ngayon wala sa akin yung number. So, kailangan natin maglagay pa rin dyan ng number for the OTP. So, try natin maglagay ng ibang number. Then, pag na-receive natin, ilagay lang natin dito. Then, pag okay na, click lang natin ang proceed. Proceed. Gotcha. Okay, create and activate your account online. So, maglagay tayo ng ating email address. Email address, ulitin lang natin. So, gusto kong ipaalala sa inyo guys, nang ilalagay yung email address dito ay kailangan yung active. Yung pag may nag-send sa inyo ng email ay mare-receive po ninyo. So, dito sa may security question for password retrieval. So, ito yung parang solution sakaling makakalimutan ninyo yung inyong mga password and then answer. So, hindi ko na ito ipapakita sa inyo guys because this is confidential. And then, dito sa may verification, place of birth. So, piliin lang natin. Alam naman natin yung mga sagot natin dito, okay? So, itong mother's maiden name guys, ang ilagay nyo po dito yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa siya, okay? So, dito naman sa may upload photo of valid ID. So, maglagay lang tayo dito. Ang allowed lang dito guys is JPG, JPEG, PNG, at saka BMP. So, huwag tayong maglalagay dito ng PDF file. So, ayan, okay na yung passport. And then, dito naman sa susunod, we have send a selfie holding your valid identification card or passport showing your photo and details of your identity. Ito naman yung hawak-hawak natin ng ating
passport or kahit na anong valid ID. Kapag na-i-upload na natin ang mga pictures natin, mga selfie, so i-click lang natin itong I certify that the information or I share or will share with Pag-ibig Fund in connection with my transactions in the virtual Pag-ibig is true and correct, shall be responsible for all the information provided to Pag-ibig Fund. I consent to the disapproval or cancellation of my enrollment and or termination of my access to the facility in case of falsification, misinterpretation, or any similar acts on my part. Okay, so pag okay na tayo dyan, i-click lang natin itong submit. Okay guys, so ito yung naging reply ni Pag-ibig nung nag-register ako nung March 11. We've received your application to activate your virtual Pag-ibig account on March 11. But we regret to inform you that your virtual Pag-ibig account application was declined. Bakit daw? So this is the reason. Discrepancy in mother's maiden name. So, ang naging kamali ko dyan, guys, is mali yung pangalan ng nanay ng asawa ko na nilagay ko. Mali yung spelling. Spelling lang yun na spelling. Ang advice ko sa inyo, dapat nasa tabi ninyo ang members data form ninyo or yung MDF. Yung form na galing sa Pag-ibig nung nag-apply kayo, nung kumuha kayo ng number ninyo. Kasi nandiyan lahat ng details na inilagay nyo sa form ninyo. Yan din yung nasa database ng Pag-ibig and therefore, yan din yung gagamitin ninyo, yung mga info na nandyan, ang ilalagay ninyo sa pag-e-enroll ninyo ng inyong Pag-ibig account online para match sila sa record ni Pag-ibig at saka yung nilalagay nyo na information. So, yun lang ang aking advice sa inyo, guys. And ang nangyari, nag-register ulit ako noong March 14 and by March 16, activated na yung ating application ng Pag-ibig account online. Okay guys, so since activated na, so hindi ko lang pala nakita kung saan nila sinend yung activation na successful yung aking enrollment. Make sure guys na kapag nag-register kayo, ilagay nyo po yung email address na kung saan na-update nyo. Lagi kong chine-check dito guys kasi akala ko etong email address ng asawa ko yung nilagay ko pero mali, yung email address ko pala yung nailagay ko. Kung makikita nyo po, ito na yung activation ng ating account, so na-activated siya noong March 16. Now you can enjoy this premium service via the virtual Pag-ibig. So we can track our Pag-ibig savings, view our loan records, and learn the latest updates about your Pag-ibig fund. So simply click here to start using your virtual Pag-ibig account. Ikiklik lang natin yan. Okay, so ang pinaka-temporary password natin guys is ito. Nakalagay din dito. So for your security, you will be asked to create a new password for your account. In the meantime, please use your temporary password found below. Please do not disclose your password with anyone. So we can just copy and paste para hindi na po tayo magkakamali. We're gonna paste in there and verify. After that, mag-create na po tayo ng panibagong password. And i-confirm lang natin. Pag okay na, click lang natin ang submit. You can now log into your virtual Pag-ibig. And log in. Sa account to ng asawa ko, atin ngang alamin kung anong meron, anong pangyayari dito sa kanyang account. Regular savings. So isang beses lang nahulugan at bago lang. Kung gusto nyo malaman yung mga contributions nyo per year, dito lang kayo mag-type sa baba. View contributions. October, November, and December. Tatlong buwan. So employee share and employer share, tigwa 100. 200 per month yung kanyang contributions. So yun lang ang aking tutorial kung paano kayo mag-create ng inyong virtual Pag-ibig account kung saan mamonitor ninyo ang inyong mga Pag-ibig contributions. So para sa MP2 savings, kung interested po kayo magkaroon ng MP2 savings na kung saan mas malaki ang interest ng inyong ilalagay na pera or mas malaki ang ma-earn ninyo na dividends, please watch out for my next tutorial about MP2 savings. Paano kayo mag-enroll ng inyong MP2 savings. So that's it for today and see you again on my next one. Bye!